Eh mga purong pagmamahal, grabe, sobrang daming basura, ano? Kahit dun sa shore mismo, sobrang daming basura. So, okay. May nilagay na rin sila ditong harang para ma-restrain. Dami isda, oh. Kita nyo? Para ma-restrain yung basura, inarangan ng kawayan na nalutang para yung mga lumulutang na basura. Ma-restrain siya. Dito maliliit pa isda. Doon ang lalaki ng isda. Saan galing to? What's up guys? Papa Pao here. Purong pagmamahal. Thank you so much, mga kapurong pagmamahal. Maraming salamat sa 15,300 na purong nagmamahal kay Papa Pao. At kung hindi ka pa isa sa mga purong nagmamahal kay Papa Pao, click mo na yung subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa nangyayari dito sa Baywalk Manila Bay. Baseco Beach and Baywalk Manila Bay at purong pagmamahal. Mga purong pagmamahal, alam nyo ba yung waste area? Ito yung waste area. Ayan, angat na yung buhangin ngayon. Hindi na puro basura. Hindi na colorful yung kulay nito. Actually, mas marami pang basura na ngayon dun sa harap kaysa dito. Ito yung tinatawag na ang dating waste area. Pero ngayon, yan. Hindi na siya ganun. Parang hindi na siya pang waste area na pangalan or yes. And here sa breakwater, ayan, pag high tide, ayan, dito pumapasok yung tubig, breakwater, papunta dun sa loob, wherein pagka high tide umaangat yung mga basura dahil lumulutang sa tubig. Okay, so ayan yung breakwater natin ngayon, mataas, lumawak na, marami pa rin basura, and yun na nga, may restrain na nung gators. Okay. Mga puro, dito tayo ngayon naglalakad sa waste area na. Ayan, high tide eh. Kaya ganyan yung tsura niya. Grabe yung isla di basura. At sobrang sobrang daming basura ngayon. And even kanina pa lang sa entrance, nakita na natin dun sa bakawan, sobrang daming basura. Pag-pray na lang natin pag wala tayong magawa. Okay, and syempre, supportan natin yung ginagawa ng ating pamahalaan para dito sa paglilinis ng Baseco Beach at ng bayan. So, ano magagawa natin? Raise awareness. Kaya yan, mga vlogger, hindi nyo man kami nakikita naglilinis, maglinis man kami o hindi nyo nakita. Importante is yung awareness na naibibigay natin sa ibang tao, na makahikayat ng mga volunteers. And even malay natin, biglang may isang mayamang milyonaryo, walang mapagbigyan ng pera, tumulong dito, di ba? Why not? Coconut. Anyway, hindi pa ako makatawid sa kabila, pero pupuntahan pa natin yung... Baka yung isa di basura, doon na lang natin sa kabila tignan. Yung mangrove, dito natin sisilipin, ikot lang tayo doon kasi high tide. Yes! Yan ang aganapan ngayon dito sa Baseco Beach. Thank you so much sa inyo lahat. Purong pagmamahal. We'll be right back.
Ang daming isda! Grabe! Andito tayo ngayon sa Pasaygo Beach, mga kapatid. Nakaporma ko nga. At nandito tayo sa... Ayun po yung beach sa kabilang side. So, andito tayo ngayon sa area ng lagoon. Sa fish pond. Ayun yung lagoon. Bakawan Lagoon Fish Pond. Mangrove. Yes. Waste area. Isa diba? So, ang daming isda! Ayan! Let's go! Ayan, mga kapuro pagmamahal. Ayan, sa araw na ito, kung ano yung kinaganda, positibo, at gano'ng ka talaga naman, ang ganda na nangyayari sa Maynila, doon mismo sa lungsod, eh, yun naman yung nakakalungkot dito sa Pasaygo Beach kasi sobrang daming basura at walang volunteers. Pero alam nyo, yung dagat buhay na buhay. Daming isda kasi kung makikita nyo, sobrang dami. But anyway, diretso pa tayo para i-update yung mga ganapan dito. Ayan. Maraming basura rin, syempre. Maraming basura. Kahit dun sa beachfront, kung hindi mo pa napanood yung previous video natin, panoorin mo na para naman pogit maganda ka. Thank you sa'yo, purong pagmamahal. Appreciate ko yung time mo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na rin ha. Para naman, please lang. Joke lang. Ayan, kung hindi ka nag-subscribe, okay lang yan. Thank you so much sa yung oras. Alam mo gano'ng valuable yan. Gusto ko lang makita nyo, yan, yung pag nabugaw natin isla, makita nyo yung gumagalaw sila. Kasi hindi ko alam kung makikita nyo kung visible pa rin sa video natin. Kasi, yes, masyado malayo yung ikuha. But anyway, andito ko nga tayo sa fish pond. Maraming basura at napakaraming isla. Siyempre, fish pond. grabe. Sobra-sobra yung basura. Ang dami. Ayan. Tapos sa kabilang side. Ayan. Kahit dito, masisilip nito ibabaw pa lang. Yung basura sobrang dami. Please, kung meron nga oras, ano, spare time, 1 hour, every Saturday lang. Kahit 30 minutes lang. Tara, punta tayo dito, mga kapuro. Maglinis tayo. Punta tayo dun. Ayan, mga kapurong pagmamahal, grabe, sobrang daming basura, ano? Kahit dun sa shore mismo, sobrang daming basura. So, okay. May nilagay na rin sila ditong harang para ma-restrain. Daming isda, oh. Kita nyo? Para ma-restrain yung basura, inarangan ng kawayan na nalutang para yung mga lumulutang na basura. Ma-restrain siya. Dito maliliit pa isda. Doon, ang lalaki ng isda. Saan galing to? Nasa loob. Pero sabi nga ni Sir Ray, doon din galing yan. Doon din yan galing. Tinagos dito. Yan, ayun ang kaganapan dito mga puro magmahal. Ayun, ang lalaki ng isda. Andito tayo ngayon sa... Grabe, ang dami. Andito tayo ngayon sa mangroves. Ayan, mangroves yan. Ayan ang area ni... Ay, hindi ko alam kung kasama sa area to ni Madam Senator Cynthia Villar. Itong area na to ng Laguna. Or dun lang sa kanya sa... Dun, yung mga merong bakod. Yun hindi tayo sigurado. Ayan. Ayan, mga kapurong pagmamahal. Ayan ang isla de basura, breakwater. Yes, mangroves, lagoon, fish pond. Daming basura.
Yan ang ganapan ngayon dito sa Baseco Beach. Pati dito ang daming basura. Purba mamahal, dito na ulit tayo sa entrance. Daming basura. Yun ang word of the day natin ngayon. Dami. Daming basura. Punta na tayo sa playa. Let's go. Itong area na to, hindi na natin ito natatapakan na pupuntahan. At akala ko dati, pag pumunta ka dito, lulubog ka. Dahil basura lang siya, pero meron pala siyang buhangin. So, dahil sa paglilinis ng magigiting na volunteers at MMDA, eto na. Ayan o, nandito tayo ngayon mismo. Ayan, purong basura. Grabe. Wag sana tayo lumubog, ano?